In the first evangelical awakening, based on my research, happened in 1857, or 4 years before Rizal was born. In 1857, the American evangelist Dwight Moody organized mass evangelism in the United States and in Europe. His evangelistic crusades were estimated to have reached 100 million during his lifetime. So itong, bago po si Billy Graham, pumasok muna itong si Dwight Moody. There's a Bible Institute named after him, right? Dwight Moody. So, parang halimbawa, i-imagine nyo po si Billy Graham. Nag-attend tayo ng crusade niya noong 1977. Nandun ko kami sa Luneta noon eh. Ngayon, 2020 na. Yung effect noon, yung 1977 crusade ni Billy Graham, hanggang ngayon, napipil ka kasi may mga products yun. May mga nag-receive sa Panginoon. Noong time na yun, di natin alam nasaan sila ngayon. Pero alam natin na madami ang pusong na-touch dun sa mga crusades na gano'n. Ganon din ito nangyari sa Europe. In 1857, Evangelist Dwight Moody preached to an estimated 100 million during his lifetime, both in the United States and in Europe. In 1858, the opening of Suez Canal is paved the way for European missionaries into China, Japan, and India. In 1858 also was the second evangelical awakening again in Europe, particularly in Great Britain. 1.1 million received Jesus Christ as Lord, Savior, and God during the second evangelical awakening in 1858. In 1860, the Liverpool Conference on Missions took place in Europe. In 1861, Rizal was born. In 1866, the Continental Missions Conference. In 1873, Charles Spurgeon, Henry Drummond, Nelson Carlyle, Gypsy Smith took over the place of Dwight Moody. So in succession, okay, it was during this time when Rizal was in Europe. And among the products of this great evangelical awakenings in Europe was a man named Reverend Karl Ulmer. He was a German pastor. And this German pastor and Rizal became friends. Because Rizal was in Europe starting 1879, and they became friends. And Reverend Karl Ulmer invited Rizal to stay in his parsonage for 3 months. Okay. It was during this period when this man of God explained to Rizal how to be born again according to the scriptures, how to become a child of God. This is an untold story. We cannot read it in our textbooks. We cannot read it in newspapers. I haven't read or heard anything about this. This is a personal research. Because of my interest in the life of Dr. Jose Rizal. Dalawa pong reason yan. Una po, ay bata pa ako, talagang mahilig ko magbasa tungkol kay Dr. Jose Rizal, no? Parang idol ko siya. Until I, it dawned on me, I researched, meron ka ako pala
Pasilisan, eh, kung Amerikano eh. Baka, baka lang ito ah. So, nag-research ako tungkol sa family tree namin. Kami pala ay nanggaling sa iisa lang, iisang line. Ang pinagmulan pala namin ay isang inchik. Ang pangalan ko niya ay Lampo. Parang Porto Napo ko. Parang gano'n, no? May layan pala kami inchik. Ito pala si Lampo ay pumunta sa Pilipinas noong 1740s. At siguro may mga nauna ng inchik dito sa Pilipinas ng mga kasama niyo, magalit niya. At nagtrabaho po siya sa Binondo. Doon po sa public market. Pagkatapos nag-away-away ng mga Espanyol sa mga inchik tungkol sa negosyo at nagkapatayan. Eh, natakot po itong si Mr. Lampo. Kaya nag-iba po siya ng pangalan. Ang inundak niyang pangalan ay Domingo Mercado. Siya po ang kaunang na Mercado dito sa Pilipinas. Si Domingo Mercado ay nag-asawa po. Ang nagpangasawa niya ay si Ines Santa Rosa. Taga Binyang, Laguna. At eventually, they moved to Binyang because Ines Santa Rosa was Binyang. So, they had children. Ang isa po, dalo sa mga anak nila, isang lalaki, isang babae. Ang lalaki po ay pinangalan ng Francisco Mercado I. Hindi po ito yung tatay ni Rizal. Second generation po ng Mercado ito ng Pilipinas. Pagkatapos po, lumaki siya, nag-asawa at nagkaanak. Ang isa sa mga anak niya ay si Juan Mercado. Third generation of Mercados in the Philippines. Si Juan Mercado po ay lumaki, nag-asawa, nagkaanak po sila ng kanyang misis ng 13. 13. 8 lalaki at 5 babae. Ang pinakabunso, pinakabata sa magkakapatid na 13 ay si Francisco Mercado II. Ito po yung tatay ni Pasian Mercado at ni Jose Rotacio Alonso Mercado. Si Jose Rizal po, yung Jose Rizal ay hindi po niya yung tunay na pangalan yun. Ito po yung alias. Okay? Medyo long story. Sinabi niya kay Ferdinand Dumitri that the only Rizal in my family is a long story. So, ito po ang labing tatlo ito, nag-asawa lahat. Yung isa po sa kanila, older brother ni Francisco Mercado II, ay tatay ng lolo ko. Ang pangalan po ng lolo ko ay Policarpio Mercado. So, yung lolo ko ay nasa 5th generation ng Mercado sa Pilipinas. Lahat po ng Mercado ay magkakamag-anak. Di lang po natin, di lang po nila alam yun. Pero pag may Mercado kayong whether mother side or father side, magkakamag-anak kayo ng mga Mercado kasi iisang punong pinanggalingan natin. Okay? Kamag-anak po natin itong si Dr. Jose Protasio Alonso Mercado alias Jose Rizal. So, ang tatay ko po ay si Aurelio Mercado Senior at nag-asawa siya at nag-anak at ako po yung bunso sa mga walang anak niya. Okay, ganun po ang relation namin itong si Dr. Jose Rizal. Jose Protasio Alonso Mercado. So, ito pong background niya. Na-expose po siya sa mga evangelist dito sa Europa nung nandun po siya. At sinulat niya una yung Noemi Tampere at pangalawa yung El Libustrismo. Pero po nung panahon na yon, pwedeng ang pagkakilala ni Rizal sa Panginoon ay more of intellectual. Pwede intellectual si Rizal. Okay. Siguro yung sa puso niya, wala pa doon. Kasi Roman Catholic siya. At nung nasa Europa siya, naging Mason siya. He was a member of the Masonic Lodge, Acacia Lodge No. 9. He was also associated with the La Solidaridad Masonic Lodge. So, Mason po siya sa Europe. Wala Roman Catholic Church. Nabaptize siya as Jose Protasio Alonso Mercado. At nag-aral siya sa Ateneo,
doon po sa Ateneo niya, in-enroll siya ni Pasiano Mercado, yung older brother niya. Mula Jose Protasio Alonso Mercado, baptismal name niya hanggang sa grade 6. Pagkatapos ng mabitay yung tatlong pari dahil si Pasiano Mercado ay sakristan ni Padre Burgos. Nung i-enroll niya yung kapatid niya sa Ateneo, pinalitan niya yung pangalan ni Jose Protasio Alonso Mercado na Jose Mercado Rizal. So eventually, Jose Rizal was known by his name, Jose Rizal, from first year up to his execution. Except when he went to Europe, I look at the data about his passport. Rizal's passport